konting katanungan, Mr. President, konting pag-uusisa. Dito po sa Bureau of Corrections, kailan ho ba matitigil itong katiwalaan sa Bucor na kung saan madaling maipasok o palagi nakapasok ang mga kontrabando sa loob ng Bucor? Ito ba'y matutuldukan o patuloy natin makita o maramdaman o mababalitaan itong ganitong klaseng problema sa loob ng Bucor? Kinikilala po nila na may problema ho sila. Good morning, Your Honor, sa ating kasamahan na chairman po ng Committee on Migrant Workers at Energy. Salamat po, nagpapasalamat po ang DOJ dun sa nabanggit ninyong suporta sa kanila. Ilang mga attached agencies. Taon niyan, yung si CPAC, ako very dedicated. Congressman pa ako, lalo na yung NBI. Yeah, dinagdagan po pala natin dahil sabi nyo kulang sa pondo. Dinagdagan po natin sa Senate version ng committee report itong pondo ng NBI, Your Honor. Thank you, Mr. Sabi nga, yun ay naalala ko na isa sa mga una nyong puntos nung ating committee hearing. Dito naman ho sa usapin ng Bucor, kinikilala nga ng DOJ na meron talagang minsan nakakapuslit o nakakalusot. Pero give them 2 to 4 years daw ho, talaga mag-implementa ho sila ng mahigpit na sistema, pagbabago sa sistema. Systemic changes, Your Honor, to reform the systems in the Bucor. Mr. Chairman, yung 2 to 4 years, pwede ba natin gawing 2 to 4 months? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung 4 months ho, meron na hong may pinapangako na ho silang pagbabago. Maaring okay. Hindi 100% pero uumpisa na ho at magpapakitang gilas na ho sila. Okay. If I may suggest, Mr. Chair, I'm not an expert when it comes to security and screening, etc. Pero nakikita ko po ang problema talaga doon sa mismo mga kawaning ng Bucor. Hindi naman kasi may papasok yung mga kontrabandong yan kung hindi na ikipagsabwatan ang mismo mga kawaning ng Bucor. Tama ba ho ko? Do you agree? Or disagree? Tama ho kayo, Your Honor. So therefore, siguro po magkaroon ng top bottom ang tanging paraan. At the same time, pag-rain siguro dyan sa loob ng Bucor. Bucor, yung tamang pamamaraan sa paggawa ng kanilang trabaho. At the same time siguro po, kailangan ng lifestyle check ang karamihan sa mga taga-Bucor na yan. Yung mga dati, sabi ko nga, motosiklo lamang minamaneho, ngayon ay naka-BMW na. Dati, nag-renta lamang na apartment, ngayon meron ng kondo o meron ng townhouse. So maliwanag na sila ay nakikipagsabwatan sa loob. Also sa mga siguro po inmates, lahat ng mga pumapasok ng mga sasakyan, whether that be of the officers of the Bucor na nagpapasok ng mga kontrabando. Mga delivery, siguro po gagawa ng thorough inspection. And also, siguro po maglagay ng CCTV sa lahat ng mga empleyado pumapasok na in-inspeksyon. Dapat po may kapkapan din. Hindi lang po doon sa mga bubisita, sa mga inmates. Siguro po pati sa mga empleyadong pumapasok sa loob ng compound ng Bucor, dapat kinakapkapan. Ginagawan po ng thorough searching. At yan po dapat ay covered ng CCTV. Maliban na lang po siguro sa mga kababaihan, papasok sa loob ng kwarto, at doon, kapkapan ang husto at meron po sanang nag-observe to make sure na tama po yung ginagawang kapkapan. Yes, Your Honor. Tama ho yun. Officials at, here. Sisikapin po nilang Tari down to Bucor Chief Katapang are giving the thumbs up to every yung mga proseso nila dito sa Bucor. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po sa ating kasamahan from Isabela
and Ilocos and good morning. Thank you, sir. Thank you, President Tulfo and the Chairman. During the budget briefings, I manifested my support for the budget of the Department of Justice, particularly the Public Attorney's Office. I've seen the Public Attorney's Office in action and what their work means to the people. I really fought for the budget of the PAO to be increased because they're overwhelmed with cases. And if there are not enough lawyers in the PAO, they cannot give quality service to the weak and the voiceless. Hindi pwede na mga mayayaman, may maayos na abogado, na may sapat na oras na aralin ang kaso ng kanilang kliyente. Pero sa PAO, sobra-sobrang kasong hinahawakan ng kada abogado. Kaya napipilitang paspasan ang pag-aaral ng kaso. The Public Attorney's Office is the hope upon which our less fortunate people rely on when their rights are trampled upon. It gives indigent litigants a fighting chance when they're being abused or wrongly accused. With this budget, I'm comforted that our indigent litigants will continue to have counsels ready to address their legal needs before the Public Attorney's Office. I do likewise support the budget of the National Bureau of Investigation. In my 20 years experience, or more than 20 years, as a broadcaster doing public service, nakita ko po kung gaano kataas ang respeto ng mga mamamayan. Ang expectation po, Mr. President, Madam President, ng mga mamamayan sa NBI because they're considered the premier investigative body of the country. Pero ang akin lang pong nakita, nakakalungkot, na ito po hindi napapantayan. Ang expectation na ito by this time, budget para sa kanilang ahensya. Budget that we have provided for them will give them the capacity to perform their duties more ably. They could hire the correct personnel and experts, purchase equipment, update their systems, improve their structures, and execute programs. Furthermore, give them ample budget for their operations and personnel services will protect the agency from corruption and undue influence. I hope that they will utilize the budget for what we provide them for. And I also support the budget for the... Napanood niyo ba ang buong balitang ito? However, at nais niyo ba makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!